Kayo po, well-versed naman po kayo sa lahat po ng nanonood sa mga oras na to. Kung gaano po ka sipag or nagtrabaho ang DPWH tsaka yung Department of Transportation or DOTR, sir. Panahon po ni Pangulong Duterte in the span of 6 years. Kayo po mismo ang makakapagsabi. Tapos magugulat po tayo kasi ang binalita lang dito, sir, ni Rappler, meron lamang daw 12 na yung flagship project. Pero never po nilang minensyon na napakarami pa lang project pa na ginawa nitong build. Kasi ang ano nila, yung konteksto, sir, na tunay na pagbabago, parang kinamusta nila sa article ni Pia Ranada. Kamusta ang tunay na pagbabago? Which is, yun po yung ano yung dala ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte na proyekto. Ngayon po, tulad nito, ito lang yung pinapalabas nila. Na 12 lang sa 119 na flagship projects, yun na kompleto, ganito, ganyan. Pero never po nilang minention lahat po ng retrofit, lahat po ng mga ginagawa pa tawag nito. Yung ano, sir, kinonstruct ulit or nirenovate. Okay. Tulad, sir, ng Pantalyon na bridge dito po sa doon sa amin sa Makati dati. Which is from Mandaluyong going to Estrella, Pantalyon Estrella Bridge, Mandaluyong to Rockwell. Never po nilang minention 'yon. Then yung Jones Bridge, sir, kung hindi nagkakamali. Ayan, oo nga. Diba, so, kinalo rin 'yan, ni-reconstruct, sir, 'di ba? Tsaka ni-renovate. Pati yung mga ano, pati yung mga ongoing pa, hindi ibinalita. Kinalo rin 'yan. Pati yung mga ang BGC to ano, sir, BGC to Ortigas sa bridge. Diyan pa lang sa mismong along the Pasig River, apat ka agad na tulayan, sir. Pero ang sabi dito ni Rappler is, babasahin ko ng buo, ah. But yes, while, sir, the Department of Public Work and Highways and Department of Transportation have gotten much larger budget, tinukoy pa na mas malaki ang budget ngayon during the time of President Duterte, they've been called out persistently for the underspending. Only 12 of builds 119 flagship project have been completed. Because of the unrealistic scale of some of its biggest project, Duterte's cabinet had to revise the original list. Nakalagay pa dito, partner, one major unfulfilled infra promise in the Mindanao Railway, which remain a dream even in the terms of Mindanao's first president. Okay, ako nasasagot dyan sa Mindanao Railway para maliwanagan yung mga kababayan natin. Sige. Okay. So mga kababayan, knowing from galing ako ng Davao City, taga Mindanao po ako. Bakit hindi natuluyan? Ito, sir, may isang congressman doon na abusado. Oh. Bakit? Siyempre, sir, may mga right of way. Bibilhin po ang mga property. Dapat, di ba? Yung mga tatamaan. Oh, yung tatamaan, sir. Merong isang politiko doon, nasabi ko na ng congressman. Sorry. Na kung saan, sir, bumibili in advance. Mas nauna pa sa DOTR tsaka DPWH. Oh, inunahan na bumili ng mga properties ng mga dadaanan po ng mismong project ng Mindanao Railway. Ay, grabe yan, ha? Tapos, sir, binabarat niya. Oo. And later on, siyempre, bibili ng gobyerno. Doon niya naman tataasan. Ay, grabe yan. Ano nga, ano? Abusado nga. Ang swapang. Tawag. Kasi, swapang ika nga. Ano yun? For sure yan, nalaman niya about doon sa project na yon. Tapos nakita niya yung mga dadaanan, yung mga mahahagip, ano? Nung... Alam na alam niya yun, sir, kasi talagang kadikit pa siya nung at first ni Pangulong Duterte. Pero later on kasi humiwalay na sa kay Pangulo. Oo. Kumbaga, so, nakita na yung karakas niya. So eto naman, ang sagot ni Senator Mark Villar doon sa binalita ng Rappler, ano? Yes, sir. Ayan. Lakyan ko. Opo. Ayon kay Senator Mark Villar, sa ilalim ng Build Program, nakapagpatayo ang DPWH ng higit
29,000 kilometro ang mga kalsada. Halos 6,000 na mga tulay. Dami. Mahigit 730 na COVID-19 facilities at iba pa. Halos 6.5 milyong trabaho rin. Anya ang nabigay nito, lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayan, sinagot. Ang dami number nun, no? Siguro, sir, balik tayo doon sa taas. Himay-himay natin. Ayan. Sir, tulay pa lang, nabanggit ko kanina, apat lang. Oo. Ito, di ko alam, sir, kung 6,000 tulay o 6,000 kilometro. Tingin ko 6,000 kilometro yan. O, sige, sabihin natin. Pero hindi naman consuming, sir, ang tulay ng ilang kilometro. Diba? Wala namang ganun kahaba. Yung pinakamahabang lang kasi natin ngayon is yung Sisilex lang. Cebu, Cordoba. Kapra-kapraso lang yan, oo. Nasa, lagpas yata siya ng 1 kilometro. Hindi, partner. Linawin ko, ang nakalagay dito, halos 6,000 na mga tulay. So, 6,000. Oh. Wala naman, walang nakalagay na kilometro eh. Ulitin ko ha, nakapagpatayo tayo ng ang DPWH ng higit 29,000 kilometrong mga kalsada. Halos 6,000 na mga tulay. Ay, tingin ko, kilometro nga, partner. Kaduktong to nung 29,000. Sabihin man natin, sir, 6,000 kilometro yan. Oo. Or tapos 29,000 ang mga road projects. Sir, part lang to ng DPWH. Wala pa ang part ng DOTR dito. Oo. Kasi ang DOTR, mga kababayan, sila po nangangasiwa sa lahat ng ating mga seaports, ng ating mga airports. Kanila yan eh. DOTR yan eh. Kanila po ang PNR, ang MRT, LRT. Kanila rin po ang Philippine Coast Guard, sir. DOTR under yan. Ang dami na pong mga modernong gamit ngayon. Last time, sir, last week, di ba, na-content natin yung going to Laguna ba yun? And to Clark na PNR na mga tren. Dumating na. Oo. Kasali yun sa proyekto po nila. Mga bagong bagon, no? Tapos nakalagay yung MRT 7, sir. MRT 7. Yung dito sa North Ave, papuntang Tungko. May MRT din dyan, sir, na tinatayo ngayon. Na ngayon po, napabilis yung mga pagbili ng mga right-of-way, napabilis po yung construction dahil po kay Secretary Mark Villar tsaka Tugade. Alam mo, sir, yung mga bagon nun, yung mga train, nakaabang na, nandun na sa may Commonwealth. Ah, andar na lang ano? Yes po. Yung subway, sa kanila din po yun. Nakalagay pa dito, partner, 730 na COVID-19 facilities. Yan, kasi sir. Ang laking bagay rin po yan, sir, ha? Nung nag-umpisa ang pandemic. Nung nag-umpisa ang build, kasi wala pang COVID nun eh, no? Yes, sir. Wala pa po. Wala pang COVID. So, possible na talagang yung ibang mga proyekto, kesa kumpletuhin, kesa ituloy nila, ay dinivert nila into COVID-19 facilities. Kasi yun At first siguro, sir, first couple of months ng pandemic, ng pag-lockdown natin, talagang nakatutok sila sa pag-build up ng COVID-19 facilities kasi needed po talaga yun eh. Pero magugulat po tayo, mga kababayan. Kasi hindi po basta-basta yan, ha? 730 na COVID-19 facilities. Hindi po yan isang katumbas po niyan, mga kababayan, na hindi po yung isang container van lang. Talagang facility. Kalat-kalat po yan. Hindi lamang po sa Manila, hindi lamang sa Makati, meron pa sa Mandaluyong. Meron doon mga COVID-19 facilities, sir, mga isolation area. Talagang trinabaho po ng DPWH at ng DOTR. Kaya nga po doon sa mga talagang pinapalabas na tawag nito, tamad, batugan, ang Build program ni Pangulong Duterte, eh mahiya naman kayo sa apog nyo. Wala, gusto na lang talagang gusto na lang talaga nilang manira. Igulong ko dito sa baba, yan si Senator. Sige, sir, yan. Ito talaga yan. Kaya Secretary Mark Villar po. So build and build. Plan apat yan, sir, ng infrastructures project ni Senator Mark Villar. Ayan, itutuloy, no?
pangunahing platforma ni Villar noong panahon ng kampanya ang pagpapatuloy ng Build, Build, Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayong mambabatas na siya, paano niya masisiguro ang pagpapagawa ng mga dagdag na infrastruktura, lalo't may mga nagsasabi na hindi tunay na nagtagumpay ang nasabing programa? Basahin ng special report sa News 5. Ito talagang itong dalawa na to, News 5 tsaka Rappler, eh, no? Talagang kanya-kanya silang bira. Ang dalawa talaga, ano yan, parang riding in tandem. Oo. So, ako tingin ko, kayang-kayang ituloy yan ni ano, Senator Mark Villar. Walang magiging ano, sagabal. Ang kanya, sir, dyan, is to support once and for all, lalong-lalo na sa Senado siya. Any needed po, mga kababayan, siguro ang nakikita ko, sir, na magiging malaking tulong ni Secretary or ni Senator Mark Villar dyan, yung, ano, sir, pagpapabilis siguro, pag-craft ng batas na makakatulong po para sa gobyerno natin para mapabilis po yung mga procurement, mapabilis po yung pagbili at negosasyon sa mga right of way. Diba, mga ganun, sir? Tapos yung example, yung sa mga issue naman sa mga cell tower. Kasi issue po yan, bakit mabagal daw or pawala-wala yung mga internet natin, eh hindi sila makapaglagay ng mga cell site sa mga barangay, hindi sila makapaglagay ng mga cell site sa mga subdivision, sa mga villages. Maybe Secretary Mark Villar or Senator Mark Villar is a big help, lalong-lalo na sa Senado na sa ngayon, sir, na para mag-craft ng batas upang mapadali yung mga ganyan pong mga transaksyon. Kaso ito nga sabi nila, paano niya masisiguro ang pagpapagawa ng mga dagdag na infrastruktura, lalo't may mga nagsasabing hindi tunay na nagtagumpay ang nasabing programa. Eh sino ba ang hindi ang nagsasabi na hindi nagtagumpay ang Build, Build, Build? Parang dalawa lang, Rappler tsaka News 5. Tsaka NPA. Tsaka yung dadagdag ko sana yung ano eh, mga taga kabilang parlor, nabanggit mo na yung NPA. Baka sabihin, nire-red tag nyo kami, ha? Sensitive pa naman yung mga yan sa ganyan, ano? Sa red tagging na sinasabi. Hindi, sir. Bakit sinabi ko mga NPA? Mga kababayan, sino po ba yung nang-aambush sa lahat po ng mga heavy equipments po sa mga construction sites ng DPWH, ng DOTR, or like sa DPWH. Ako, sir, sa Davao, sa Mindanao, may mga kaibigan po ako na civil engineer na may mga project like sa Kidapawan. Alam mo, sir, ang kwan talaga, pinapasabog talaga nila mga heavy equipments. Sa Kidapawan na project yun, ipapasok sa Magpit. May project yung isang kaibigan kong engineer doon. Tapos meron din sila sa project dito sa Milali, which is dito po yan sa Davao Oriental yata, or Oriental or Davao de Oro. Doon naman na area, sir. Natatakot projects din sila doon. Sir? Natatakot siguro sila na mas mabilis yung ano tawag dito? Mas mabilis yung transportasyon ng gobyerno para hulihin sila, ano? Para yari makuha sila. Sana yan, sir. Oo. Sana yan. Tsaka hindi na sila makakagamit ng propaganda pa against the government the moment po na magkaroon na ng development in that area. Oo, because sir, alam mo, insurgency, itong panluloko po ng mga NPA, ng mga pula, dito po sa mga kababayan po natin na nasa liblib na lugar, will start in the area where the development ends. Kumbaga, kung wala na pong development and improvement sa area nila, madali na lang silang maakay. Mm-hmm. Pero yung mga may improvement po tsaka development yung mga area, like sa ginagawa po ng NTFLCAP through the Barangay Development Program, is sila po yung nailalayo ng pamahalaan natin to be brainwashed, to be brief or maturuan po o para malindang ng CPP, NPA, NDF. Kasi sasabihin lang, o tingnan nyo nga, kayo, yung lugar nyo, kulang-kulang ang development o... Ganun lang sasabihin nila eh, madali lang mahatak yung mga tao. Kinabayaan, sir, ganyan. Kinabayaan, gobyerno, kinalimutan, mga ganyan. Tama. Ayun. So, Diyos ko po. Ito dapat, ito yung mga ibinabalita ng mga
ating mga news. Para sa ganun, mas lumakas ang ating turismo. Pero pag ganito ang nakikita, lalong-lalo na sa labas ng bansa, ayun ako, maniwala kayo sa hindi po. Sila yung nakakapagpabagal sa paglakas ng turismo natin. Kasi kung build, ibalita mo ng maayos, tsaka yung mga nangyayari, yung mga pag-unlad ng bansa, iisipin agad ng turista. Madaming ano doon ah. Madaming pagpapaganda doon. Halika, bisitahin natin. Ano? Pero hindi, dahil nga sa kanila, malaki ang chance na isa sila sa humahatak sa bansang Pilipinas pababa.